Lucas, ikadalawampu't isang kabanata. Pinagmasdan ni Jesus ang mayayamang naguhulog ng mga handog sa kahunglalagyan ng mga ito sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na byudang naghulog ng 2 kusing. Sinabi niya sa mga alagad, "Ang inihandog ng dukhang babaeng yon ay higit sa inihandog nilang lahat, sapagkat ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila. Ngunit ang ibinigay ng byuda ay ang buo niyang kabuhayan." May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho at walang maiiwang magkapatong na mga bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po mangyayari yun? At anong magiging palatandaang yun ay magaganap na?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga yon, ngunit hindi darating kaagad ang wakas." At sinabi pa niya, "Makikipagtigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, ng tagutong at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kakilakilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y huhulihin at uusikin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipapahamak kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabuntukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas. At ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat yon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Sapagkat magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito, dahil parurusahan ng Diyos ang bansang ito. Mamamatay sila sa tabak, at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong yon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy.
Kapag nagkakadahon na ito, alam ninyo malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang pag-ahari ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit hindi ang aking mga salita. Ang katakawan, paglalasing at kapalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na yon at tulad ng bitag, sapagkat darating ang araw na yon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa Anak ng Tao. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi na may umaalis siya at nagpapalipas ng magdamag sa bundok ng mga olibo, maaga pa'y pumupunta na sa templo ang mga tao upang makinig sa kanya.